yung ano, durog na bigas. Anyway, mga kapuso, kamakailan lang ay naiulat na ilang sako ng bigas na galing Thailand ay nakitaan ng insekto na kung tawagin ay bukbuk. Ayan, di ba? Ang insidente pong iyan ay dulot ng sa problema ng ibang mamimili, lalo na nagdagdag supply sana ito sa mga consumer ng NFA rice na mas nakamumura. Ayon sa NFA, maaari pa naman daw ibenta ang mga ito pagkatapos mailalim sa fumigation o ang proseso ng pagtatanggal ng mga insekto sa bigas. Pero paano nga ba maiiwasan ng pamimese sa ating pangunahing pagkain na bigas, lalo na kung sa ating tahanan pa ito sakali mangyari? Para dyan, makakasama natin ang dating Quality Assurance Officer ng NFA, aba, at ngayon Secretary General ng Grupong Agham, si Ma'am Fanny Cosico. Ma'am Fanny, good morning! Magandang umaga po sa lahat. Ay, alam ni Ma'am yan, galing pala sa NFA. Unang-una, safe ba yung fumigation? Wala bang chemical na gagamitin para maalis yung mga bukbuk sa bigas, Ma'am Fanny? Ang fumigation technology ay matagal nang ini-employ ito sa mga stored products, no? Mm-hmm. Kaya kung i-employ ito, administer ito ng tama, safe ito. Okay, wala man. Kasi di ba parang ang alam natin sa fumigation, mga ginagamit sa mga insekto, kaya patlalabas ka dahil masama sa kalusog, ganun. Ito sa bigas, hindi naman. Hindi safe. Wala siyang residual effect. Okay, baka sabihin na, ay, ako na, fumigate yan, baka hindi yan safe. So, wala pala yun. Anyway, Ma'am Benny, ano yung mga dapat tandaan, lalo na sa ating mga bahay, sa mga tahanan, para siguruhin hindi mapepeste ang ating mga bigas, hindi magkakabukbok? Oh, unang-una sa lahat sa household level, ano, dapat tandaan na yung mga container natin, yung paglalagyan ng bigas, ay malinis at tuyo. So, pwede rin itong... Kasi kahit walang bukbuk yan, baka naman amagin. Kailangan talagang i-ensure natin na tuyo ang ating paglalagyan ng bigas. Uh-huh. No? Pwedeng ganito, container na plastic. At sealed to, no? Sealed to, tight ito. Sealed yan. Pwede rin naman na ganitong mga tin cans, kaya lang siguraduhin natin na well-sealed. Yung tapos mga po, hindi rin advisable kasi yung sa particular din doon sa mga kahoy kasi baka sumingit doon yung ibang mga peste. Mas hindi common kasi sa atin, mas practical itong mga plastic, ano. Mm-hmm. Mas madaling linisin. Ayon sa report ng NFA, kaya nagkaroon ng bukbuk yung kanilang mga bigas ay dahil naka-imbak, dahil yung warm yung temperature ng bodega. Yung temperature doon na ito ay mas prone sa mga bakterya. Tama ba, Ma'am Penny? Oo, at hindi rin malinis. Importante talaga na bago i-impact yung bigas sa mga warehouses, dapat ito ay malinis at walang presence ng pests. Okay, so itong mga ganito, ilalagay sa mga dry? Yes, wag itong i-expose doon sa pwedeng maging sanhi ng pagkakaroon ng peste. Bawal ito doon sa mga areas na pwedeng matuluan. Uh-huh. Dahil ito yung magkakos talaga ng infestation. At hindi din pwede doon sa mga masyadong mainit na parte ng bahay. Oo, kasi mas prone din siya, yung mga insekto ay mas mabilis na dumami sa isang mainit na lugar. Ilalagay sa may tabi ng refrigerator, para sabihin katabi ng refrigerator yung bigas. Wag. Basta't wag lang tutuluan. Wag lang siyang ma-expose sa hangin. At saka, Ma'am Fanny, hindi rin advisable na matagal na iniimbak ang bigas. Bakit? Oo, kasi pag matagal mo siyang imbak, ang tendency talaga nun ay mas magkakaroon ng maraming bukbuk. Saka nakikita ko yung parang nadudurog, yung parang powdery. Ganon. Malamang ay may mga itlog na nandun. Mas maganda sana kung i-consume siya ng agad-agad. Anyway, paano yung mga bumibili ho ng bigas na sa sako? Nako, hindi na nila aalisin dyan. Dyan nahihintay maubos yan. Diba, isang kaban yan. Okay ba yun? Advisable ba na huwag siyang tanggalin sa sako? Ilagay mo siya sa isang container gaya ng mga pinakita natin. Okay lang naman yung mga ganitong sako. Pero ensure lang na nasa isang safe na lugar. Ibig sabihin, mas elevated siya. At hindi siya yung nakabukas yung sako. Ma'am Penny, paano ko yung nabiling bigas ay may insekto na pala? Hindi mo nakita. Nasa ilalim pala yung bukbuk o nag-iba na yung amoy ng bigas. Makakain pa ba yan? Oo, pwede naman. Pagka hindi naman ganung masyadong madami. Yung binabanggit nga kanina, yung physical control, ibig sabihin ay tinatanggal mo lang yung mga stored pests doon sa bigas. Pwedeng isa-isa. Hindi pwede sa tahip eh, no? Yung rice hull lang yung natatanggal sa pagtatahip. Minsan ang ginagawa ng mga kababayan natin ay tinatanggal ng isa-isa. Ngayon kung lulutuin na, magandang hugasan siya ng maraming beses. Lumulutang ba? Nalulunod ba yun? Lumulutang naman siya. Pwede mo siyang i-separate. Pag inugasan mo, nalulutang na yung bukbok. Lulutang yung bukbok. Inugasan mabuti. So dapat from time to time,
chine-check din yung mga lalagyan. Oo, kasi yung mga peste, kapag hindi siya napapakialaman, makikita mo na lang kapag hindi mo chine-check, ay ang dami na. Aha. Uh-huh. So from time to time dapat chine-check. Iba parang hinahayaan na lang na nakabukas yung container para pag may mga ilang mga nakita ka na ng mga peste, hayaan lang siyang nakabukas kasi gagapang naman palabas. Ah, lalabas siya. Lalabas siya. And then pag nakita na natin na wala na sila, saka natin isin ulit. Kasi sabi niya ay gusto niya ng fresh air. So lalabas siya. Hayaan mo na lang bukas diyan yung ano, yung para makalabas yung ano. Pag nakain ng bukbok, anong mangyayari? Masama lasa nun eh, di ba? Oo, kasi hindi na talaga advisable. Kung makikita mo na, halos namumuuna yung bigas. Uy, nakakita ako no isang araw, yung namumuuna. Masama amoy yan, no? Oo, hindi na talaga siya advisable na kainin. Dapat So pag may amoy na, huwag nang kainin. Huwag nang kainin. Okay, maraming salamat po, Ma'am Penny. Maraming pong salamat. O siko, ayan mga kapuso, ha? Mabuti na yung maging maagap tayo, lalo na sa mga bagay na maaaring maka-apekto sa ating kalusugan, lalo pa ngayon, mahal ang presyo ng bigas. Huwag ipagwalang bahala dahil sabi nga, ito ay ating kayamanan, lalo na ho ngayon mahal ng bigas. Ha?